That was not the last of it. Kasi as the troops were moving out, they were clearing the area, some of them na-encounter uli. And may mga na-wounded. So, okay pa naman, nakukuha pa rin sila. Pero there was a time when they felt confident na na-clear na nila yung lugar, na yung kanilang unit commander ay bumisita. So they were already establishing pulong-pulongs dun sa mga barangays, naka-penetrate na sila sa mga lugar. Maganda na yung momentum nila sa loob. So akala nila wala nang kalaban. So the brigade commander, I think, or battalion commander came to visit. He brought along with him the barangay captain and then visited the troops along with air supply. Sabay-sabay na. Nung pala, nandun pa pala yung mga kalaban, madami, sa paligid. So, nakalanding yung nagdala sila ng chopper, sumakay sa chopper yung brigade commander. Kasi ang dami nating helicopter nun eh. So, yung dalawang helicopter nakalanding. There were four choppers supporting that operation eh. And they were able to do their troop visitation with two helicopters that were on the ground. Ang nangyari lang, however, ay nandun na pala nakatambay yung mga kalaban. Naglagay na snipers. So, nung natapos yung troop visitation, sumakay na sa aeroplano yung mga battalion commander. They take off na sila. Ni-snipe na sila. May mga nag-snipe galing sa taas, may nag-snipe sa harap, nag-snipe sa gilid, nakapaligid. So, tinamaan yung aeroplano. It was not able to take off and they were very lucky because had they been able to take off, pupulutin sila dun sa baba. So talagang patay lahat dun kung nagkataon. Pero they were about to take off, their engine was hit. And it killed the engine, namatay yung engine, nasira. Umusok ng pagkadami-daming puting kasi naghalo na yung oil sa combustion chamber. So puting-puti yung usok, labas, tapos nawala ng control. Nakapag-emergency sila, not too far from dun sa pinaglandingan nila. Tapos naka-extricate sila. Yung mga piloto, muntik na eh. Dahil